Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Oras na mga buluan, 28 after the hour of 9 o'clock. Good evening, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon. Good evening, Visayas. And good evening, Mindanao. Hello po sa lahat ng mga nakaantabay at nakasubaybay sa atin sa Mandakaw ng Kapuluan. Welcome to the show! Sana'y payapa kayong lahat at dikit sa lahat, sana'y okay inyong mga buhay-buhay at sa inyong mga bahay-bahay. Hello rin sa mga nasa lansangan ng Kamay Nilaan at lansangan ng Kalakhang Lungsod. Sa Mandakaw ng Kapuluan sa 90.3 Energy FM Dagupa, nakaantabay. 88.3 Energy FM Davao, nakaantabay. 94.7 Energy FM Cebu, nakaantabay. 106.3 Energy FM Naga, nakikinig din. Hello po sa inyo lahat. Ako po niyong lingkod, ang pangalan ko Papa Jackson. Hello! Kamusta naman ang inyong mga pinagkakaabalaan sa oras na ito? Mga pangga, ako kakatapos ko lang magkape ng MX3 Coffee Mix. Dahil yung mga pinagagawa ko maghapon, mga pangga, no, medyo napagod. Sa pagdating ko ng office, natulog ako ulit. Kakagising-gising ko lang din. Oh. Kung hindi mo naman trip magkape sa gabi, upang umaga kasi umpisa ng araw ko ito, pwede ka rin mag-tsaa. Meron ding tea ang MX3 sa mga tea lover dyan. Mag-MX3 tea with pandan. Try nyo to, maganda to. Ang MX3 tea with pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para refreshing sa panlasa. Ang one sachet is good for 1 liter of water. Pwedeng hot, pwedeng cold, kaya pwede mong share sa buong family. Kasi good for 1 liter of water na ang isang sachet. At pwede mo rin haluan to ng lemon, ng honey, ng milk, ng sugar, pwede yan. No? Para may added flavor. At makakatulong ang tea para sa ating detoxification process ng katawan. Yan. Para ma-release yung mga toxins na na-intake natin during the day. For inquiries, you can visit the website mx3ph.com or tumawag sa hotline 0918-888-8693. Good evening po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa lansangan ng Maambon. Ayan, oo. Maambon na gabi ng Thursday. Maambon ha, oo, kanina pa. Oo. Mga pangga, no? Uy, happy birthday nga pala kay Tita Cora. Nagdiriwang ng karawan si Tita Cora ngayon. Oo. Naka-live siya. At syempre, binabati ko rin ng maligayang karawan. Although, hindi natin kapiling ngayon. Si Papang Dikoy. Galing ako sa kanyang puntod kanina. Oh. At dinalaw ko lang siya. Kasi baka magkusang dumalaw sa akin. Oo. Parang nakakaloka yun. So, pinuntahan na namin kanina. Oh. Baka dumalaw eh, no? Mga musta sa bahay. Oo, so happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday sa iwang pulutan, sa iyo rin ng inuman, kain ka mag-isa mo, charot. Happy birthday. Sana'y malasing mo kami. Hello po sa lahat ng mga hindi naman birthday, nagpalit ng profile picture. Di ba parang ano na yan? No? Parang life update ng Facebook yan. No? Try magpalit ng picture. No ba? Babatingan happy birthday. No? Batingan nga natin yung mga ano, yung mga nilalang nangahahak ng ano ng Facebook. May kilala ba kayong ganyan? Kasi kaya ko nababanggit to kasi nung isang araw ay binati ako ng happy birthday.
nag-thank you naman. Sabi niya, thank you pero hindi ko birthday. Sabi ko, ha? Nag-post ka. Oh, sabi niya, nahack yung Facebook account ko. Madaming gumagawa yan, ano? Walang yan, abati ko tuloy. At least na-advance ko na. Oo. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Lansangan ngayon, ha? Yung mga pauwi ng bahay-bahay nila galing trabaho at yung mga papunta ng trabaho galing bahay kasi parte sila ng ano, ng ano to, BPO industry pero hindi sila work from home. Ayan. Tawagin niyo na ako. Dali. Pag naka-globe ka, ayan, nandyan sa inyong mga screen yung number. Itawag mo na yan kung ikaw ay broken. Broken ka ba? Yee? Iniwan ka ba? Nyeso? Gulong-gulo ka na ba? Yee! Niloloko ka ba? Araw-araw, charot. Nag-ghost ka na ba? Oh, di ba? Label problems. Love life problems. Situationship problems. Itawag mo na yan. Pag globe ka, 7001-7949. Pag globe ka, 7001-7949. Pag yan, so nasa ka man sa Pilipinas, 7001-7949. Tawagan mo kami. Tapos, kapag kulang load mo, yan, i-return call ka namin. Or 8721-2429. Shoutout sa Tropang Maersk, Polar, Ecuador. Specifically to 4th Engineer Armil Villena, Manny Lorenz, or Lawrence, Kiel, and Daryl from Port of Newmark, New Jersey. Uy, talaga, hello ha. Manakaantabay sa atin, no? Happy Teacher's Day! Uy, hello po sa mga guro at sa kapatid kong teacher, ha? Sa Team GES, DepEd Cavite City. Thank you, SDO Cavite City, for the celebration of the World Teacher's Day. Kanina to, sa SM Rosario. Enjoy kaming lahat. And thank you, Mayor Denver. Gumanon pa, oh. Sa paraffle ng 50,000... laptop at tablet gumano, no? Lumaptop, ha? Nakaantabay din daw ang URCP, Isabella. Maligayang bati po, ha? Chapter, Isabella chapter, sabi ni Ferdinand Shotagasa. Maligayang bati po. Shoutout naman, kakatapos lang maglaba from Binyan. Busang galapat. Hello sa mga kinusot mong labada. Yung nanay ko nakaantabay. Oh. Mamaya papadala ko yung video greetings mo. Ha, oh. I'm sorry. Ay, alam nyo kanina, tawag nito, nakita mo ba to Roland? Uy, good evening nga pala Roland. Ha? Birthday boy. Ha? Tapos na pala. Oh. Tawag nito, nakita mo Roland yung ano, yung na headline na ano, kasal sa Saudi Arabia o sa Iraq. Yung nasunog. Grabe no, mga pangga no. Narinig ko to sa sinabi pala to ng mag-asawang video na sa akin na nag-dinner kami. Tapos kanina I chance upon the video sa YouTube no. So napanood ko, grabe pala yung nangyari, no? More or less yata, 100 people, no? Friends and relatives of the groom and the bride died, nasunog, no? Died of, ano, of smoke inhalation and burn. So, sobrang sad yun, no? No, mag-ingat po tayo, ha, mga pangga. Na yung balita ngayon, yung batang sinampal ng teacher. No? Oh, tapos days later, namatay yung bata, no? Oh. Dahil balita ngayon, ha? Si Pura Luca ay nahuli na kahapon. 70,000 plus ang piyansa. Oh. Ano pa ba? Daming balita. Hello po sa mga ano, ha? Tumigil muna ako sa showbiz news. Balita muna pinapakinggan ko. Pinapanood. Oh. News. Oh. Hello po. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Oh. Maligayang bati po. Tawagan nyo na ako dali, 7001-7949. Oh. 7001-7949 or 8721-2429. 7001-7949 or 8721-2429.
Globe ka, tawagan mo. Dali, 7001-7949. Dali. Ano to? Ah, yung sa ano? Fisherman. Oo, oh, yung binangga ng bigger ano, ocean vessel. Hindi ko pa alam yung details gaano niyan. Mamaya nga, aking check, no? Tawag na dali, 7001-7949 or 8721-2429. Oo. Maligayang bati po. Watching from Pasay, si Arvin. Oh, hello po, maligayang bati. Oh. Kamusta? Oh. Magandang gabi sa pagmumukha mo. Happy Teacher's Day daw. Sa, ayan. Happy Teacher's Day, Thursday night, 81 days na lang. Ito si Bernard, di man gumamit ng tuldok eh. 81 days na lang Pasko na, pa-shoutout na, power patching from, ano po, watching. Ang gulo, Space, di mo rin alam gamitin Space. Mabalakat, Elementary School, Burgos, Mabalakat, Pampanga. Hello po, sa lahat ng mga nasa Mabalakat. Yung classmate ko, sabi niya, pa-shoutout, Happy Teacher's Day kay Ma'am Nelva Manila Cardenas, Ma'am Rose Ann Rigondola, ano yan? Gamboa, at sa lahat ng teachers na nakasama ko sa Kato National High School. Ayan. Kota na ako, kota ka na talaga. Hi, PPJ. Kamusta maghapon mo? Hindi naman gano'ng maraming ginawa. Nagpunta lang ba ako kanina ng ano, ng Loyola Cemetery sa may Paranaque para dalawin si Dicoy kanina, mga panggana. Pinost ko yun as a ano, as a Instagram tsaka Facebook ko yun. Dumalaw lang ako sa kanya at medyo naambunan kasi paambun-ambun kanina eh. Aambun, titigil, aambun malakas, titigil, aambun mahina, titigil. So we were there for 2.5 hours. Kwentuhan kami, kasama ko sila Aiki kanina, si Fabi, si Aiki, si Cha, si Rain, si Klongklong. Tsaka si Marlon, yung fan ni Dicoy na ever since nagmamahal kay Dicoy. So nandun kami kanina sa Loyola. No. Another 10 days, mga pangga, death anniversary naman ni Dicoy. Kasi he died 10 days after niyang mag-birthday. Oh, second na nun yan, second death anniversary na niya kanina. So, yun, no? Maligayang bati po sa lahat po ng mga nagdiriwang rin ng kaarawan ngayon. Oh, hello po. Si Sonsai, watching from Naga, City of Naga. Ah, Cebu. Meron kasi Naga, di ba? Naga. At meron City of Naga. O, dalawa yan eh. Meron Naga sa may Cebu eh. Nakapunta na ako dyan eh. Nadaan na namin last time eh. When we were in Cebu. I think kumain nga yata yung team ko dyan eh. City of Naga, no? We passed by the place. So. Watching from Paranaque, Papa Jackson. Shoutout po sa pinsan kong teacher. Happy Teacher's Day. Uy, Happy Teacher's Day po sa lahat. Yung kapalit ko si Joanna Jemparle Morano, yung aking sister. Happy birthday, Ading. Happy birthday. Happy Teacher's Day pala. Kaka-birthday lang din yan, no? Maligayang kaarawan din. Ayan. Hindi ako mag-gym mamaya, oh. Nag-gym ako ngayon umaga, tumakbo ako. Bakit yan, masakit din ulo ko. Dahil ambon kanina pag jogging ko, mga panggana, may konting ambon, kaya medyo naambunan ako. Masarap mag jogging kahit madaling araw, malamig panahon, no? Tapos pagpapawisan ka, kaya lang naabutan yata ako ng ambon kanina eh. Tawagin niyo na ako dali, 7001-7949. Nawala yung caller natin. May caller na. Nawala ka, nawala. Pusang galaw. Shoutout po sa mga Ingo. Birthday nila today, Romel Vismonte and Robbie Lay Lim Vismonte. Si
si Baby Joy. Badjoy pala, Baby Joy. Badjoy. Ang jeje mo kasi ng pangalan, may H pa eh. Watching from Naga City, Bicol. Pusa. Pwede namang wala yung H ah. Kailangan lagyan yan, ha? Si Marife Fidelis. Hello po. Magandang gabi. May caller tayo tumatawag. Oh. Tawag na, dali na. Oo. Oh. Saan ka nagja-jogging, PPJ? Saan na po ako nag-tumatakbo? Sa paligid po ng Mall of Asia. Madaling araw. Nandun na kasi yung ano, yung Anytime Fitness, no? So, sa paligid nun, tumatakbo na lang ako dun after ko mag-gym. Depende, minsan Makati, minsan sa MOA, minsan sa CCP. Bahala na, oh. Kung saan si Pagin, mukhang may nanloloka. Ah, okay. Oh. Yung mga nagpaparing ng line namin, ha, ingat kayo, announce ko number niya sa air. Bibigyan kita ng kausap. Pag niloka mo lang. Happy Teachers Day sa Salvacion Elementary School in Sibalum, Antique. Uy, maligayang bati po. Sibalum, Antique. Nakapunta na ba ako na Antique? Parang hindi pa. Oo. I haven't been to Antique. Oo. PPJ, kamusta si Maria? Ayong kagabi. Si Maria, yung tatlong oras kong kausap. Hindi ko alam kung kamusta siya. Wala tayong idea. Sana okay siya. Sabi ni Naem Horton, lumaki na daw ulo ng kamikaze. Ba't dito mo pinag-uusapan yan? Oh, bakit yan ang comment mo? Hindi naman topic yung kamikaze dito. Naem Horton, oh. Anong trip mo? Ha? Oh. Eh, problema, lumaki na daw, sabi ni ano. Oh. Ulo. Ano daw niyan? Ako, in my many years in the industry, ilang beses ko na nakasama ang kamikaze. Ilang beses na, mga bangga. Siguro may higit 10 beses na. Oo. Na nakasama ko ang kamikaze. No? Kung yan ang gusto mong pag-usapan, kasi chismoso ka, kinocomment mo, hindi naman topic dito. Oo. In my many years of being in the music industry, ilang beses ko na nakasama ang kamikaze. At according sa experience ko lang, ha, wala na isang pagkakataon nakitaan ko sila ng laki ng ulo. Period. I cannot speak for what happened in Sorsogon kasi it's a separate event, no? But in my many years of working sa industriya ng musika at maraming beses ko na sila nakasama, oo. Never ko sila nakitaan ng laki ng ulo, no? If anything, nice guy. Yung frontman nila and the entire team. Nice guy talaga sila. Yun yung alam ko, ha? Yun ang alam ko. So, dahil chismoso ka at kinocomment mo yan sa live natin, gusto mong mag-solicit ng reaction, ayan ang reaction ko, ha? Sabi niya kasi lumaki na daw. Ang problema sa atin kasi pag nilagyan mo ng kahit lagyan mo ng daw, pag sinabi mo lumaki na daw, para mo sinabi na rin eh. Alright. Hello sa mga chismosa, magandang gabi sa inyo. You've come to the right show. Pag-usapan natin yung buhay ng iba dito. Diba? Hindi para chumismis, para matuto, ha? Si Calvin ng Manila, 29 years old. Hello, Calvin. Hello po, Papa Jackson. Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo, Calvin. Yes po, Papa Jackson. Sobrang, hindi ko po, actually, Papa Jackson, sa totoo lang, tagahanga niyo po kahit doon pa sa yung dating stasyon niyo po. Tapos, hindi ko po akalain na balang araw kakailanganin ko po ng advice niyo. Pero it's an honor po na
kasama po sa radio show niyo. Ay, naku, salamat naman. Nag-aalala lang ako kasi yung mga nag-thank you sa akin, tapos napagalitan ko sa kwentuhan. Sumama din ang loob. Anong ginagawa sa buhay ni Calvin? Ngayon po, bali nag-aaral po ngayon, tsaka nagtatrabaho at the same time. Anong course mo? Philosophy po. Bali, nag-aaral na po ako ng for MA. Nagba-masters ka na? Opo. Talaga. Si Aristotle ba ay considered philosopher o hindi? Yes po. Considered as philosopher po. Ano ba yan? Ang galing mo naman. Hindi ko nga alam ang sagot sa tanong ko. Tinanong ko lang eh. Ano ang pinakamahalagang ambag ni Sigmund Freud? Alin po? Pinakamahalagang ambag ni Sigmund Freud. Hindi ko po alam, Papa Jackson. Wala. Pang telepon ko po yata bumalik ulit sa school. Wala rin akong alam eh. Actually, hindi rin ako sure. Anyways. Calvin, nagmamasters ka na po. Good luck ha. Ako, I have mad respect for people na pinipiling mag-aral. Apo. Salamat po, Papa Jackson. Kasi hindi naman madali mag-aral talaga eh. Ayan, unless nag-enjoy ka, no? Mm-mm. Sige, meron ka bang ikakwento sa akin? Actually, meron po, Papa Jackson. Nihingi na rin po sana ako ng payo sa inyo. Sa abot na makakaya ko, go ahead. Opo, salamat po. Walang gusto ko sisimulan, Papa Jackson. Medyo kinakabahan po ako eh. Kasi talagang panyot na talaga ako. Simula simula eh. Thank you. Okay. Opo. Bali sa ngayon po kasi sa totoo lang, Papa Jackson, ginawa ko na lang pong busy yung sarili ko. Mm-hmm. Nag-aaral po na lang po ulit ako. And nagtrabaho at the same time kasi parang gusto ko na lang po gawin busy yung sarili ko. Because yun na lang po siguro nakikita akong paraan para kahit pa paano makamove on ako sa mga nangyari. So you are trying to occupy yourself kasi meron kang pinakalimutan, ganon? Yes po, Papa Jackson. Yun ang pag-usapan natin. Ano nangyari? So, bali nangyari po kasi dati sa trabaho. May position po kasi ako dati sa trabaho ko na sa ginagawa ko po. Tapos, meron pong isang beses nagka-developan po ako sa isang girl doon sa trabaho po. Ngayon po, May nararamdaman na din naman po ako. So parang subordinate mo siya? Opo. Ah, gano'n. Sige. So, may nararamdaman na din naman po ako. Pero kasi importante po sa akin yung trabaho na yun at that time. And napagkatiwalaan din naman po ako sa position na yun. Kaya, ano bang position mo sa kumpanya? Ginawa ka may-ari, gano'n? Hindi naman po. Hindi naman. Let's say nasa management position po. Manager? Ganun po. Yes po. Okay. Tapos yung ano, yung nagustuhan mo ay rank and file, parang ganyan. Parang ganun po, yes okay, po. Okay. Tapos? So, nagka-developan din naman po, ganun. Pero nung una po, syempre, parang hindi ko sinasabi. Kahit na inaasar na ako ng mga katrabaho ko. Bakit kayo inaasar? Bakit obvious ka ba? Siguro po, oo. Kasi nakikita ko, lagi kami nag-uusap, ganun. Hindi naman po PDA o wala naman pong touchy or something like that. Pero parang napapansin ng mga katrabaho ko na, lagi kayo nag-uusap ha, lagi kayong tambay sa Discord ha. Mukhang nagkakamabutihan na kayo, ganun ha. Pagkapuyatan, magkasama. Kumbaga, mag-aanan loob mo sa girl, tapos siya rin naman nagre-reciprocate din naman. Opo. Okay. So, pero nung una, syempre parang sabi ko, hindi, wala yan. Lahat naman, friendly naman ako sa inyo eh. Hindi naman ako, tawag dito, suplado kahit kanino. Pag kinausap niyo ako, maayos naman. So, ganun lang din siguro sa kanya. Pero, syempre, kung honestly, Papa Jackson, nagsisinungaling ako sa kanila. Hindi ko sinasabi yung totoo. Kasi siguro, ayoko lang din machismis, ayoko mabigyan ng ano bang kulay, ganun. Kaya dinidinay ko na lang. Until one time, si girl, nagsabi sa akin na, si ganito, nanliligaw sa akin eh. Ganun.
Ah, may office mate din ninyo. Apa. Yung girl po na may ano, nakamabuti ang friend. Yung may naliligaw sa kanya, ka-office mate din ninyo? Yes po. Okay. Naliligaw sa kanya. Tapos parang pinakita niya po sa akin, kinuwento niya. Tapos sabi ko, so ano bang concern mo? Natatakot ka ba? Kasi baka makarating sa management. Hindi naman nila pinagbabawalan, pero it's highly discouraged. So, kamag-alala kung ano, wag lang kayo pakita in public. Ako nang bahala. Sabi kong ganun, hindi makarating sa management and sikreto lang. So, unfortunately, Papa Jackson, yung naging sila dun naman, yung naliligaw sa kanya, unfortunately. Nasaktan ka? Opo, sobra. Hinayaan mo eh, gunggong ka eh. Opo. Alam mo, hindi ko alam if I'm reading it right ha, pero nung parang nagsabi yung girl sa'yo, parang... I think it was her way of saying na may plano ka ba sa akin ligawan ako o wala? Siguro darating po tayo sa later on dyan, Papa Jackson. Mabilis ko naman, nahulaan ko kagad. Grabe ako ah. So naman, Papa Jackson. Sige, tuloy-tuloy. Tapos? Ayun po. So, unfortunately, yung nakarelasyon niya, Papa Jackson, it was abusive sa kanya. Psychologically, mentally, wala naman sigurong physical, pero she was, nasaktan talaga siya dun sa relationship. And one time... Anong ginagawang abuse nung taong yun? Ano po? Paanong abusive? In what way? Sa mga salita po, ganun. Manipulative. Yun po yung sabi niya. Well, sige. I will take that with a grain of salt, na. Kasi kwento niya yan, kwento ng girl sa yan, di ba? Opo. Lagi mo tayong biktima sa kwento natin. Tapos? Ayun po. One time po, yung best friend ko nun, dun kasi siya nakatira sa best friend ko. Kasi from the province eh. So nakituloy siya rin sa best friend ko nun, na babae. Mm-hmm. Tapos, yung best friend ko, na babae, at that time, nawalan sila ng helper sa bahay. Eh, senior na rin kasi yung parents ng best friend ko. Kaya sabi ko, ganito na lang, work from home naman ako eh. Siguro ako na lang muna mag-aasikaso kay tito habang nasa office ka para hindi mo na rin alalahanin. Sabi ko sa best friend ko. And it just so happened na nandun din si girl. Sinadya mo yun, charotero. Pero ikaw kung makapag-plot ka ng kwento, akala mo kausap mo ano, hindi pogi ta ka, hindi matalino. alam mo yung mga, it just so happened. Ano it just so happened? Alam mo. I therefore conclude na hindi mo naman i-volunteer sarili mo kung hindi nakatira yung babae doon. Tigilan mo nga ako. Tapos, again, tuloy. What's supposed to be an overnight lang po sana, Papa Jackson. Nag-volunteer ka, it was supposed to be one night lang. Opo. Okay. Isang araw lang. Kasi papasok lang po sa opisina yung best friend ko nun eh. Para may tumingin lang po sa tatay niya. And that, ang nangyari, Papa Jackson, umabot ng 3 araw. Mm. Because si girl, medyo nasaktan talaga siya. Iyak siya ng iyak. And I was there na to comfort her. Okay. Then, eventually, naging okay din naman siya. Pero at that time, wala pa rin siguro assurance sa akin na may plano ba ako or something like that. O kung liligawan ko ba siya or magko-confess ako. Wala pa rin akong ginagawang ganun. Pero sila pa rin nung ano nun? Hindi na po. Nag-break na sila nun. Okay. Kaya siya umiiyak. Kasi nag-break na sila nung guy na nandigaw sa kanya. Okay. And then, after nung nag-comfort ko siya, mas naging close kami. Mm-hmm. Mas naging personal na rin yung connections namin. We talk about things, hindi lang sa trabaho na lang yung pinag-uusapan namin. You know, things that we do every day, something like that. So, kumbaga, sabi niya nga, naging mag-best friend kami. Mm-hmm.
hanggang sa... So ang turning point noon ay yung tatlong araw ka natulog doon? Opo. Then, wala namang naganap na special sa tatlong araw na yon? Wala po. Okay. Tapos? Wala po. So, after nun, Papa Jackson, naging hanggang sa, ano, yung bahay ko kasi, Papa Jackson, I live alone. Tapos, ewan ko, yung mga barkada ko kasi, ginawa na nilang coffee shop tong bahay ko. Naki-wifi sila rin ko, tapos gumagawa sila ng espresso nila. Kasi may espresso machine dito. Tapos, Ayup, gusto mo lang sabihin na may espresso machine ka eh. hindi po. Tapos? Parang, ginawa na po nilang tambayan tong bahay ko. And then si girl, pagkasama niya yung best friend ko, na friend niya rin naman, pupunta siya rito lagi sa bahay. Okay. And then, one time, parang, nagsabi na siya sa akin na hindi niya na daw ako kayang hintayin. Napagod na siya. And parang pinapalaya niya na ako. Yun yung sinabi niya. Okay. Tapos parang ang sinabi ko naman sa kanya is sorry kasi hindi ko ano, sabi ko it's not about you, there's nothing wrong with you. Ayup, it's not about you, it's me. Pili ko lang, pre! Okay, game. Sabi ko naman sa kanya na, there's nothing wrong with you. Sabi kong ganun. I mean, lahat, siguro maraming lalaki na yung magkaka-interes sa'yo, liligawan ka, magkakagusto sa'yo. Siguro, hindi lang talaga ako yun. Another thing pa, rin pala, Papa Jackson, is that at that time kasi, may sakit din ako. I was diagnosed with alcoholism. Akala ko kape lang tinitira mo, bakit na ano ka na alcoholism? Hindi ko na po alam. So, actually, na 30 days rehab po ako nun eh. Before that. So, ayun po. Before mo siya, yung time na andyan siya or during? During po. Actually, nung na-rehab po ako nun, that's the time na yung may nanliligaw sa kanya. Because nagpaalam na ako sa work doon na umawala ako ng 30 days kasi I have to go muna sa rehabilitation center. And hindi naman po ako nagwawala o nagdadabog. Pero naapekto na po talaga yung productivity ko sa trabaho. Yung pamilya ko po nag-aalala. Ano work mo ba? Ano pa? Ano ba yung work mo ulit? Sa office po. Ah, okay. So naapekto na rin po talaga yung trabaho ko sa opisina. May isang beses po na hindi ako pumasok. Tapos from Manila po ako, no? Santa Cruz. Tapos nakita na lang po nila ako. Naka-boxer lang. Naka-t-shirt, naka-boxer, walang chinelas, sa bandang nabotas na. Nagising na ako, nasa barangay na ako kasi natulog daw ako sa ilalim ng truck. Galit na yung driver. And that was the time na nag-decide na yung pamilya ko na you need help. Ano iniinom mo? Halo-halo na po, Papa Jackson eh. Ano go-to mo? Ang go-to ko po talaga is long neck na brandy. Okay. So, tapos, siguro po, naka isang long neck po ako noon, ganun, mga isang araw. Minsan, 2,750. So, talagang sunog baga na rin po talaga, Papa Jackson. Kaya, pero after naman po noon, medyo umokay-okay din naman po ako. Yun po. So, going back, yun nga nung sinabi niya yun na parang, hindi niya na daw ako mahintay, tapos nag-sorry ako sa kanya. Sabi ko nga, siguro somewhere out there, sabi kong ganun, kakanood ko siguro to ng Marvel. Siguro on some universe out there, we're happy. Pero unfortunately, not on this one. Yung kakanood mo ng maano yan, Marvel yan eh. Multiverse of Madness. Dahil mong adlib, sige tuloy tapos. Ayun po. She acknowledged that. Then, nag-uusap kami pero naghalo-halo na po yung pain, regret.
parang kinausap ko na din naman po siya na sabi ko, okay, ganito na lang. Sabi ko, can we start again? After a few days, nung nag-usap kami, parang... Sober ka na ba? Ano po? Sober ka na? Opo. Kailan pa? Since, ano po, February of this year. Okay, okay. O, tapos, okay. So, last year pa po ito nangyari. Mm-hmm. So, yun po. Nangyari po, Papa Jackson was, binawi ko rin po. Mm-hmm. Hindi ko kinaya. Nahirapan ako, nasaktan ako. Mm-hmm. Sinabi ko na, baka pwede magsimula tayo ulit. Mm-hmm. Pwede kong ganun. Pasensya ka na kung naghintay ka sa akin, pero if okay lang sa'yo, ako naman yung manliligaw sa'yo. Kahit gano'ng katagal. Mm-hmm. Sabi kong ganun. And then, pumayag naman siya, Papa Jackson. Sabi niya, sige, yun yung masayang part siguro sa getting to know someone, yung simula, lagi. Ang kaso nga lang, Papa Jackson, by the time na nag-retract ako, kaya niya pala sinabi sa akin yun na pinapalaya niya na ako, it's because may naliligaw na naman sa kanya na bago. Mm-hmm. And yun, sasagutin niya na pala. Pero pumasok ako nang hindi ko alam. Tapos parang sabi ko rin naman sa kanya, well, maliligaw pa lang din naman eh, di ba? Mm-hmm. Ikaw naman din nagsabi sa kanya na maghihintay ka. I mean, ang ligaw naman, hindi naman assurance yan eh. Yes po. No. Okay, tapos? Tapos, isang beses, parang sinabi niya na hindi niya na daw nagugustuhan. Parang nagbago daw ako or nagbago daw yung interaction namin na dati we're very close friends, now ngayon parang may mali siya na or like that. Tapos parang hindi niya na gusto or hindi na siya natutuwa like before. So, sinabi ko sa kanya na may problema ba? Ano ba na niya? Sabi niya parang iba ka pala pagka nanliligaw. Iba ka rin pala bilang friend. Okay. Bakit? Paano ka naging iba? Alin po, Papa Jackson? Paano ka naging iba? Siguro, before po, pagka hingi siya sa akin ng advice, medyo may konting slap of reality. Na, it's because maybe, yun, parang sinasabi ko sa kanya na, take it with a grain of salt, maybe kasalanan mo rin, you know, or something like that. Ngayon na parang, napaka-comforting ko na. Okay. It's okay, you can do better next time. Parang ganun na yung ano ko, and she's not really used to that. Na ganun ako. Before, may pagka-prank ako, now, parang ang bite-bite ko na. Okay. Tapos, sabi ko, ako naman din yung nagtanong sa kanya na, so, sa tingin mo, hindi mag-work to? Sa tingin mo, tumigil na lang ako? Mm-hmm. Sabi niya, I don't want to waste your time din naman. Mm-hmm. So, tumigil ako, Papa Jackson. Then, hindi kami nag-usap for so many weeks. Pero, magkatrabaho pa rin kayo? Mm-hmm. Yes po, Papa Jackson. Eh di, lang kayo doon, parang casual. Casual na lang po. Hindi na rin kami nag-uusap sa ano. Okay. Sa tungkol sa trabaho. Puro trabaho na lang din pinag-uusapan namin, wala nang personal. Okay. And then siguro nakikita niya rin sa Facebook ko noon na nag-aano na ako. Na parang okay, sige. So hindi na, wala na akong man ako nililigawan. Yung mga barkada ko, parang nakita nila na, ano ba yan, pre? Busted ka. Tara, sama ka sa amin. Bakit? Anong pinapost mo? Hindi, nakikita niya po sa mga post ko na parang lumalabas na ako, nakikilala ako mga bagong tao. Babae? Yes po. Okay. Hindi yung pagdiretsahin. Sige, tapos? One time po, may sinabi ako sa kanya na parang may pinalo up lang ako regarding sa trabaho. And then sinagot niya naman po.
yung follow-up din sa trabaho. Pero may awkward kasi. Okay. Sabi ko, ako na rin po yung nag-initiate na may problema pa. Kasi sa phone po kami nag-uusap nun eh. No, medyo ramdam ko na medyo may awkward na sa boses niya. Tapos, sabi niya, hindi, sige, siguro I have to say this na rin. Okay. Ito yung eksaktong sinabi niya na I was gonna tell you that I love you and I made a mistake. Kaso I see that you're moving on and meeting new people and going through a lot of places. Mm-hmm. So, nag-move on na lang din ako. Sabi niya. Tapos, ang hindi ko maintindihan kahit sa sarili ko, Papa Jackson, sobrang complex ng emosyon ng tao. Pero hindi ko alam bakit pinili. Kung nagdama ibang tao, ikaw lang to. Pero, hindi ko alam bakit out of range ng emotions, Papa Jackson. Hindi ko alam ba't pinili ko magalit after ko marinig yun. Hmm. Wala lang, maarte ka lang. O, tapos. Tigil lang mo sa mga ano ha. Ganito gawin natin na, Calvin. As you go on with your story, yung textbook na binabasa mo sa course mo na philosophy, iwanan mo muna, ha? Yes po. Okay, good. O, tuloy mo. Ayun po. Hmm. Nagalit po ako. Pagka sabi niya nun. Anong premise mo? Ba't ka nagalit? Parang iniisip ko na ang manipulative niya on that aspect. Ah, siya pa. Tapos, okay, tuloy. Tapos? Hindi ko parang bakit mo pa sinabi yan? So parang oo, nandun na tayo. I'm trying to move on. Mm. Masakit. Pero sana hinayaan mo na lang. Tapos, ang mahirap pa nun, naging sila nung nanliligaw sa kanya. On the other hand, nakarating sa management, ikaw pala, din discarte mo si ano dati ha. Mm. So, medyo nagkaroon ng usapan with the upper management, ganun. So, sabi ko, sige, kung medyo malaking damage yung nangyari, magre-resign na lang ako. Okay. So, yun po, Papa Jackson, nag-resign ako. Mm. Pero after a few months, kasi may mga naging kaibigan na rin ako sa trabaho eh. Mm. Parang sabi nila na kailangan ka pa namin dito eh. May mga trabaho na hindi namin magawa na nawala ka. Mm. Tapos sabi niya, balikan na lang ulit. Kahit na yung ito lang muna yung gawin mo and like that. So, ang sakit lang, Papa Jackson, bumalik ako sa trabaho. Tapos, wala na yung position ko. And then, I have to see her with someone else. Ano na position mo nun? Parang naging consultant na lang po ako nun eh. Mm. Kasi binibigyan na lang po nila ako ng task depending on sa kung anong gagawin. Okay. Sino na manager? Siya na? Hindi po. May ibang pumalit po. Malapit siya manager, no? Saya na. Anyways, game. Ayun po, Papa Jackson. So, after po nun, bumalik na naman po ako nun sa pag-iinom. Hanggang sa nawala na rin na naman yung trabaho. Kasi may iba na po kong trabaho nun eh. Pero pumayag akong bumalik dun kasi tawag ng barkada, mga kaibigan ko. Okay. And gusto ko rin naman sila makasama, kaya bumalik ulit ako. Pero may iba na akong trabaho nun. So, parang dalawang trabaho. Tapos, isama pa yung hindi ako siguro nagkaroon ng time para mag-move on o may process ko man lang yung mga emotion ko nun ng mga pagkakataon na yun, Papa Jackson. Okay. Kaya parang sobrang pagod ko. Iisipin ko pa ba kung iiyak ako sa mga nangyari. Hindi na, inom na lang siguro ako. Long neck ulit, long neck. Apo, Papa Jackson. Okay. Sige. Kung tutusin, nagpasang taon na rin, Papa Jackson. O mag-iisang taon na rin. Simula nun. Kahit na anong busy gawin ko sa sarili ko, siguro, sa ngayon, siguro, Papa Jackson, hindi ko rin masabi sa sarili ko na sige, kumilala ka na ibang tao, di ba? Mag-dating site ka. Pero hindi ko rin masabi yun sa sarili ko kasi nawala talaga. Nung huling
try kong uminom na naman. Nung uminom ako, nung huling ano ko, nagka-problema ako, atanggal na ako sa trabaho, tapos as in, nawala lahat. Okay. Pag wala, syempre pag hindi na rin ako, nawala yung, halos nabenta ko yung mga gamit ko, syempre, along with that, hindi na ako makasabay sa mga kaibigan ko noon. Mm. Sa mga activities nila, sa mga ginagawa nila, and then, siguro nung madalas na hindi ako nakakasama, the last time I saw them, parang ang awkward na. Mm. Tapos nandun din yung factor siguro na wala ng parents si Calvin eh. So, alam mo yun, we don't have to listen to him na magrarant na naman siya tungkol sa buhay niya. I see na hindi na ako kasama sa mga dating barkada. Sa feeling mo, mga time na maluwag ka, kaya ka lang sinamahan dahil manager ka tsaka marami kang pera? Siguro po. Yun yung nararamdaman ko. Maaring mali po ako, Papa Jackson, pero yun po yung nararamdaman ko. Okay. Anong tanong mo sa akin? Kasi hanggang ngayon po, hindi pa rin, andun pa rin po yung sakit eh. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, Papa Jackson. Sinubukan ko na magpaka-busy. So may bagong trabaho naman na po ngayon. Tapos napag-isipan ko na, since wala naman akong mag-aaral na lang din ako. But, pero bakit, Papa Jackson, during my idle time, madalas nga yan, kung magpapay nga na ako, matutulog pa ako, biglang pagpikit ko na mata ko, yun kagad yung maalala ko. Tapos parang sakit, iyak ka na lang. Nagpa-counseling ka na ba? Hindi pa? Hindi pa po, Papa Jackson. So ako na lang talaga, ano? Ako na lang. Okay, anong question mo sa akin? Yun po, parang... Kasi para on my end, Papa Jackson, sa tingin ko, ginawa ko na rin yung makakaya ko. Pero paano ko ba makakalimutan yun? And hindi ko rin alam kung may mali rin ba akong ginawa. Or so hindi ka sure kung may mali kang ginawa? If I could done it better. Hindi ka nga sure kung may mali kang nagawa? Hindi ko sure. Sa totoo lang po, Papa Jackson. Hindi ka sure? Po. Opo. You don't have, you don't have a pinch of hint kung saan nagkamali, kung bakit hindi kayo mag-jowa, ganun? Wala. Hindi mo, I don't wanna give up on that thought na, are you telling me hanggang ngayon, clueless ka kung bakit na, hindi naging kayo? Totoo? Hindi naman po clueless, Papa Jackson. May idea po ako. Ano yung idea mo? Sana naging brave ako. Ano na sana naging? Sana naging mas matapang ako. No, I think, no. I don't think it's bravery. I do not think it's even bravery. Sana naging brave ako. No, I don't think it's even bravery. Kung babalikan mo yung kwento mo, if you listen to your own story, pare ko, maliwanag that you just told everyone ngayong gabi, no, nakikinig sa atin, that there was this girl who liked you. Kaya lang nagpahabol ka. Maliwanag eh. Hindi ka naman bobo. Mukha ka naman matalino. From the very beginning ng kwento mo, kinuwento mo sa amin to, ako nakikinig lang mo naman sa kwento mo eh. Sabi mo, okay. Di ba, na to a point na parang nagpapaalam siya sa'yo na magpapaligaw sa iba. I mean, if she did not at any point looked at you more than just being friends, bakit siya kailangan magpaalam sa'yo? Sa totoo lang po, Papa Jackson, ang idea ko po nun is that... Tigil lang muna yan. Nag-uusap na tayo ngayon. Kung gusto mo nang kakausapin mo na paplastikin mo, huwag mo akong tawagan. I am not the right person para plastikan ang usapan. Hindi ko galing makapag-plastikan. Magkausap na tayo ngayon. Kaya mo ko tinawagan kasi... Apo. Alam mo na ganito ako magpayo, tama? Apo. Alam nyo yan. Hindi nyo ako tatawagan kung gusto nyo mababy kayo. Yes po. Otherwise, tatawag ka sa ibang estasyon. Alam ko number nila, bibigyan sa inyo. Pag ako,
Maliwanag to, nagpabibi ka nun eh. Nag-inarte ka. Nagpahabol ka. You might not admit this right now, pero maliwanag that you thought you were a better individual than her. Manager ka eh. Hindi ko alam kung that's what you thought during that time, or maybe yung moral judgment mo being the manager at nanguna. Diba? Pero hindi ko naman masabing nagpapaka-manager ka, hindi nauna mo yung work mo kasi, di ba sabi mo kasi, hindi naman bawal, but it's highly discouraged. Term mo ito, tama? Yes po. Oh, ikaw nagsabi niyan. But during the time when you told her that, alam mo gusto mo siya. Habang sinasabi mo sa kanya yan, alam natin that you were wishing na sana ikaw yung gusto niya, tama? Yes po. Pero alam mo ang gusto kanya. Huwag ka rin magsinungaling sa part na yon. If your story was accurate, alam mong gusto kanya ng time na yon. Tama, mali? Yes po. Oh, ba't mo ginawa yun? Ba't mo ginawa yun? Bakit? Natakot lang po ako sa backlash. Hindi ka natakot, maharte ka. Because, tigilan mo na yan. It's either that or I have another question. Yes po. Are you confused with your sexuality or not? Hindi po. Oh, di pride to. Stupid pride. Because you thought you were better than her. Kasi diba, ang unang-unang tanong ko sa'yo habang nagkikwento ka, paano alam ng mga katrabaho mo? Kasi hindi naman naabot sa point. Diba, kwento mo, nagkakantsawan kayo, kinakantsawan ka nila. Tama? Yes po. Hindi mo naabot sa point na kakantsawan ka nila kung hindi nila napapansin, kung hindi mo sinasabi sa kanila eh. It only means to say that it was obvious to people around you na you liked her. And if it was obvious to people na katrabaho ninyo that you liked her, most probably, alam niya na gusto mo siya. Alam na lahat ng tao sa paligid mo, including her, na gusto mo siya. Ikaw na lang hindi umaamin. Tama, mali? Tama po. Oh, bakit ka nag-inarte nun? Ganda ka, girl. Di bakit? Yung honest na sagot po, Papa Jackson, natakot po ako sa pwedeng sa makarating sa management. Pero you told... No, it does not make sense. Because you told her, poprotektahan mo siya pag jumawa siya ng iba. Apo. Oh, ba't mo sinasabi sa akin yan? Hindi mo rin, ikaw din nagsabi, di ba? It's not bawal. It's just highly discouraged. Totoo? Yan ang honest answer? Nag-inarte ka lang talaga? Ako naniniwala ko na hindi mo siya mahal. No, hindi mo siya minahal, hindi mo siya mahal, hindi mo siya ano. I really believe that you looked at her because she was a good catch. Pero hindi mo siya minahal. Nanghihinayan ka, pero hindi mo siya kaya mahalin. That's what I think. Alam mo na si what's a good catch. Alam mo yan. Pero hindi mo siya kaya mahalin ng what she deserved at that time. Pwede mo sabihin sa akin yan. Baka makarating sa management. Eh, ikaw yung management eh. Sabi mo sa akin, manager ka eh. Yes po. Oh, ikaw din na nagsabi sa kwento mo, di ba, na mag-ingat na lang kayo, akong bahala, poprotektahan ko kayo. Oh. Eh, kung talagang gusto mo siya, bakit di mo, not that I'm saying, nagumawa kayo na mali sa kumpanya, but you could have done the same thing kung naging kayo. And because in your story, maliwanag mo kinano sa amin, indirectly mo kinuwento, that she liked you. The first time that gumawa siya ng office mate ninyo, she liked you. Okay, sabi ko nga, kailangan niya magpaalam. The second time na may naligaw sa kanya, she liked you. Oh, to a point na sinabi niya sa'yo, hindi na kaya mag-antay. Tapos ikaw, umarte ka pa. Ako naman mag-antay kahit gano'ng katagal. Ano yun? Alam mo, sorry Calvin, but ito medyo gender bias ako sa part na to, pero
yung gulo ng utak mo, hindi bagay sa lalaki. Hindi bagay. Parang ano, yung pagiging fickle-minded mo, hindi bagay, hindi nakakalalaki. Wala na to. This is water under the bridge. Tapos na ito, nangyari na ito. No? I think that the connection, the line that connects between the two of you is already been through significant damage, no? Parang kumbaga masyado nang sira yung connection ninyong dalawa, no? Pinag-uusapan na lang ito kasi you are here to analyze what went wrong in the past. Tama, mali? Yes po. Oh. Hindi mo pa rin maamin kung saan nagkamali. Number one, this, ano ka? Tawag nito, dysfunctional ka, no? Kasi alcoholic ka mo. Hindi ko ka maintindihan. May opisina na kaya ka paglibin ng isang buwan? Dahil paparehab ka? Malapit yung opisina na yan, ha? Oo, kasi nasa employee's handbook dapat, di ba? Pag manager ka, dapat you should promote, di ba, the epitome of decency in the office. Tapos ikaw, naka-boxers ka, nakarating ka na botas, kamo? That did not add up to me. Pero kwento mo yan, eh. Sige. Oh. Alcoholic ka, pero parang hinahabol-habol ka ng girl. Kwento mo to, ha? Hindi nga nagbabatch yung kwento mo, eh. Alcoholic ka, pero matulungin ka. Kasi nag-voluntary magbantay ng tatay ng class ng best friend mo na naging kaibigan na niligawan mo. For one night, turned out to be 3 days. Eh, wala ka bang pasok? Ha? Ano po? Wala kang pasok? Kamo tatlong araw ka nagbantay, di ba? May naka-work from home po ako nun. Oo. Oh. Naka-work from home ka nun? Opo. Oo. Oh. Nandun rin yung girl, tama? Opo. Oo. Oh. So, anong ginawa niya tatlong araw? Kwentuhan. Hindi, sa tatlong araw na yun? Ano ba yung iniinom mong alak? Meron bang ano yan? Lamang anesthesia? At manhid ka? Ha? Ano na to? Tawag nito. This is water under the bridge already. Tapos na ito, so to say. Okay? Opo. Oo. Tapos na ito. Yung idea na lang na binabalikan mo yung kwento and yet di mo figure out kung saan ka nagkamali. Huwag natin gawing komplikado ito. Ano? I mean, I understand where you're coming from right now. Diba? It looks like you've lost what you've earned. Pero it was all your ano eh, own doing eh. Tama? Yes po. Ikaw to eh. Naiintindihan ko yung part na yun. Pero ikaw itong gumawa ng lahat ng ito eh. Imagine mo, nakatagpo ka na kamo ng trabaho, nag-aaral ka na, bumalik ka pa doon para maging consultant. Dahil yung mga barkada mo na, you are the same people who told me na itong mga barkada mo ito ay mga taong hindi ka naman gaanong kinakasama, kumbaga hindi ka na niyayaya kasi you have lesser than what you used to have before. Tama? Tama po. Oo. Para bumalik ka doon sa opisinang yon? Tumawag po sa akin yung mga naging kaibigan ko na rin po kasi yung mga tao rin. I know, so, pero bakit po balik doon? Para maging consultant. Na-miss ko lang din po siguro yung mga kaibigan ko. Hindi ka nagkape. Hindi ba di ka nagkape? Kailan mag-apply ka? Nakakatawa yung tanong ko, but it makes sense, eh? Tama ba ako? Yes po. Oh, namiss mo pala, nag-Starbucks kayo. Okay, ano ang mga kapiya ngayon? Wildflower. Social yun, wildflower. Mahal pala doon, kumain kami ni Klong-Klong kanin doon. Mahal pala na pagkain doon, pusa, pero masarap. Am I making sense? Tapo. Oo.
So, ang tanong ngayon, hindi mo pa rin alam kung bakit nawala ang lahat ng... Ay, siya na lang, oh. Why you did not end up having her as a girlfriend? Hindi mo alam. Ako na sumagot para sa'yo, okay lang? Sige po. Because you were not ready at that time. You just thought she was a good catch and you were not ready. At di mo siya mahal. You just find her good catch. Alam mo yun. So ano pinanghihinayangan mo? Wala naman. Papa Jackson, pag bumipikit po ko, tsaka ako siya naiisip, ang galing mo. Ang kakakwento mo lang ito, ha? Pag bumipikit ka, tsaka mo siya naiisip? Ha? Pag idle time, Jackson, walang ginagawa. Eh, wala na. You had your chances, eh. You wasted it, eh. Alam mo, sisingilin tayo ng buhay, eh. Ang mga bagay na, you know, yung sa mga lalo, especially yung mga bagay na paulit-ulit na binigay sa atin ng buhay yung pagkakataon. And yet, di ba, we did not act on it. There will come a point in time na sisingilin tayo ng buhay. Ito na yun, di ba? I mean, it's na, mas nakakalalaki na tanggapin mo na lang kung saan ka nagkamali sa part na to. Stop trying to blame it to another person, to anybody else. Na, nakawa ko sa'yo, pero hindi naman para ibibig kita rito, di ba? Naintindihan ko po, oo. Papa Jack. Kasi uulitin mo to. Alam mo, kalalaki mong tao, napaka-arte mo. Wala pa nagsabi sa'yo niyan? Madami po. Oo, madami na pala eh. Kalalaki mong tao, napaka-arte mo. Di ba? Apo. Siguro hindi naman po sa ginajustify ko po yung pagiging maarte ko, Papa Jackson, pero dahil sa mga sinabi mo, I know better. Pero siguro dati parang lagi kong inuuna, lagi kong morally tama ba yung ginagawa ko. Hindi rin, brady. Ano ka ba? Ano nga yun? Ano man na naman sa tawag nito? Di ba kayo nagsabi sa kanila na, oh, ingat kayo ha, paprotektahan ko kayo. Anong morally pinagasabi mo dyan? Eh, yung mismo, by you offering your protection to them para maayos yung relasyon nila kahit highly discouraged sa opisina, anong morality ron? Ha? Talaga si Calvin. Olan, muni mo yung pangkudkod ng nyug doon. May kukudkod rin akong bao dito. Eh, simutin ko yung utak. Makulit to eh. Oh, alam mo, if anything tonight, no? Stop patronizing yourself. Stop patronizing yourself. No. Ako, naiintindihan ko yung pakiramdam ng you thought you had a friend, but you were wrong. I get that part. It's not an easy place to be at. Tama, no? Yes, po. Oo, diba? Parang politiko, diba? Nung nakaupo pa sa posisyon, maraming friends. Nung hindi na powerful, ayaw na ng tao. Parang ganun eh, diba? Yes, po. Kumbaga parang ang kinaibigan sa'yo yung mga bagay na meron ka at hindi sino ka. Naiintindihan ko malungkot yung part na yan. But you have to remember, Noong time na yun, di ba, you presented yourself as a good use to them. I can prove that to you. You want me to prove it to you? Hindi na po, Papa Jackson. Okay, good. Nasabi niyo na po ng ilang beses kanina pa. In-offer mo yung sarili mo, hindi bilang kaibigan, kundi papakinabangan ka kasi nila. At masaya ka naman noong time na yun. I cannot blame you for that. I think your heart was in a good place on time na yun. Tama? Tara sa bahay, magkape kayo dito. Kung bahala. Ako bibili ng bala nung espresso machine. Ang mahal-mahal ng bala nun eh. Diba? Ako magkabahid ng wifi. Dito kayo, mag-ano kayo, tumambay kayo dito. Tama, no? Yes, po. Oo, diba? Oo. Nagigits ko yung part na yun eh. Because, kumbaga,
masaya ka dun eh. Oo. Nagkataon lang siguro na noong time na yon, siguro nag-trickle down yan dun, even dun sa girl, no? Oh, na feeling mo, you just have to keep on providing for her. If not another thing, pwede siguro ng protection. Kasi in-offer mo sa kanya eh. Kahit gustong-gusto mo na siya, nag-offer ka ng protection sa kanya para magka-jowa siya ng iba. Hindi ko nga nagigets yun eh. Para kang tanga dun eh. Diba? Tama, no? Tapo. Well, anyways, you lost her already. At saka hindi mo naman siya mahal eh. Alam mo yan. You just find her a good catch. Alam mo yan. Kasi tayo mga lalaki, pag gusto natin ng babae, whether good catch yan o hindi, babakura natin yan. Walang baya-bayani sa atin. Totoo yun. Wala yung mapapagod siya tayo para maligawan siya ng iba. Walang ganun. Babakura natin. So naniniwala ko nang hihinayang ka lang, pero hindi mo naman din kaya mahalin yan eh. Because unang-una, you don't find her a partner, you find her someone you can protect, number one. Number two, you were not ready for her. Alam mo right now, Calvin, you are in that place and time of your life wherein you are achieving things for yourself. Tama? Yes, po. So continue mo lang yan. Alam mo, there's nothing you can get from what happened in the past other than lessons. And the only time that you're going to get the real lessons of the past is when you become honest of your real participation. Salamat po, Papa Jackson. Maging honest ka sa ano. Tigilan mo yung mga... Kasi alam mo, di ba kumukuha ka ng philosophy ka mo? Yes po. Alam mo, kanina tinitextbook mo ako eh. Kasi po, Papa Jackson, range of emotion. I get that. Pero para i-define mo yung nararamdaman mo as someone, as something na parang textbook, nating nakaka-turn off. Di ba? Yes po. Oo. No. Ilang beses kasi sinabihan ng girl, gusto ka niya. Umarti ka naman. Ganda ka. Ganda ka yata eh. Pretty ka na, pretty ka na. Hindi po. Bakit ka? Bakit asal pretty ka kung hindi ka pretty? Pusang galang buhay ko. Diba? Anyways. Ayan siguro, tsaka hindi alam yung self-worth. Ayan ka na naman. You're patronizing yourself na naman. Tignan mo, yan ang go-to mo. Hindi alam yung self-worth. You know your self-worth. Labis-labis ka eh. Ayan ka na naman. Sige, tuloy mo yan. Sorry, Papa Jackson. Pero, salamat rin, Papa Jackson, kasi yan, nasabi mo nga, siguro moving forward, at least nagkaroon ako ng idea on what my participation sa mga nangyari. Mas alam ko na mas mag-stick in sa akin yung lesson na natutunan ko over that. And hopefully, through that lesson, may mapuntahan ako. And mas maging okay na tao ako. Hindi lang sa sarili ko, kundi rin sa tao sa paligid ko. Yeah, I agree. Pero sa'yo muna, yung mga tao sa paligid mo, tsaka ano yan, hanggat wala ka namang sinasalbahay sa kanila, anaya mo sarili mo. Alam mo, two things, no? It's either you're really confused of how you want to treat other people, or you're confused with your sexuality. Nandun lang sa dalawang yon. Kamu, hindi ka naman confused. Tatanong ko na rin naman po yun dati, Papa Jackson, pero... Wala naman eh. Natanong ko na rin dati yung sarili ko, Papa Jackson. Am I feeling anything towards opposite sex? Kasi may mga kaibigan din naman ako na part ng LGBT community. Tinanong mo sarili mo? Mm-mm. Anong sabi ng sarili mo? Charot! Gumanon. Ano? Sabi ng sarili mo, langaki! Tinanong mo yung sarili mo sa magot, ano? Oh, chika-chika! Charot, langaki, gumanon. Whatever it is, it's not a crime, no? Opo. If anything, if there's a takeaway sa usapan natin, Calvin, I just want you to be truthful to yourself. That's it.
You don't owe it. You don't owe that to any other person in this world. You don't owe that to your mom. You do not owe that to your dad, to your friends, to anybody. You do not owe that to me. You owe that only to one person, to yourself. You owe that to yourself to be truthful. It's okay, diba, na you conceal some of what you don't want other people to see. So see sa iyo. That's okay. Ayaw makita ng ibang tao na malungkot ka, magingiti ka, 'di ba? You wear your poker face. That's okay. 'Di ba? Pero 'wag ka magising walang sarili mo. Kung masaya ka, masaya ka. Kung malungkot ka, malungkot ka. Wag, don't ever lie to yourself. Regardless of what is it that you feel. Don't confuse your own self, all right? Yes, po, Papa Jackson. Redundant na yun, own self na yun, ha? Okay, sige, nap lang nga. Teka lang, bago tayo magtapos dito, ano mensahe mo kay Ate Girl? Ayun, kung naikinig man siya, actually, di naman ako galit. So, stop checking me through other people. Kung gusto mo kong kamustahin, I'm okay lang naman. Nahiya lang din ako mag-reach out sa'yo kasi baka galit ka sa akin or what eh. Pero stop checking on me sa ibang tao. You can always talk to Ulit. May mensahe ka na lang. Retaliatory ka pa. Sabi ko, napaka-vindictive mo, no? Loki. Ikaw din naman nakikibalita ka rin sa kanya eh. Ba't mabit-bit yung information na yan kung wala lang sa'yo yan? Di ba? Oh. Charotera ka. Okay, ulitin natin. Huwag ka na maging ganyan. Huwag ka na maging snappy. Okay, mensahe ka na lang sa kanya. Kala mo naman, di ka. Okay, ulit, game. Ang ganda pa naman ang background mo, game. Oh. You're doing good. Yan, nabalitaan ko. And, I will use this platform. Okay, ulit. Ulit. Calvin, let's keep it from ano. Let's make it ano from the heart. No? Yes, po. Siguro umpisa natin sa ano. I'm sorry. Ano ang name niya? Sorry, Papa Jackson. Ano ang name niya? Belle. Oh, Belle. Oh, Belle, I'm sorry. Tuloy mo. Belle, I'm sorry sa mga time na naramdaman mo na parang nagpapahabol ako, maarte ako. And pasensya ka na. Hindi ako aware nun ng mga panahon na yun. Pero dahil sa conversation ngayon with Papa Jackson, mas alam ko na, mas natutunan ko na. Siguro alam ko naman dati, pero si Papa Jackson yung nagpamukha sa akin na ganun yung nangyari. Na mas naiintindihan ko na. Again, sincerely, I'm sorry for ganun yung nangyari. And thank you rin sa mga times na dati magkausap tayo. Sobrang saya nun. Salamat din kasi pagkatiwalaan mo ako sa mga sekreto mo nun dati. You know, your deepest secrets, your deepest traumas. Nagkatiwala mo sa akin yun and pangako ko ano man yung mga yun, dadaling ko na sa hukay yun. Hindi naman ngayon, pero ngayon. Hindi pa ngayon, pero someday, pag nandun na ako, isasama ko na yung mga sabi mo na yun. And goodbye. Sa pag-separate ng ways natin, I can guarantee you that I'll be a better person. Yun lang. Yun lang po, Papa Jack. I hope you find what you're really looking for. Calvin. Because right now, you can identify that you are in need of something, but you don't exactly know what that is. So I hope you find what you're looking for.
I hope so too, Papa Jackson. Yeah. And when the time comes that you find what you're looking for, sana you become truthful to yourself. All right? You can lie to everyone in the world. Just don't lie to yourself. All right? Yes, po. Sige. Good luck sa iyo, ha? Ilang taon ka pa mag-aaral? Thesis na lang po. So, hopefully, isang taon na lang po. Okay. Good luck sa iyo. Maraming salamat po, Papa Jackson. And again, Papa Jackson, doon pa lang sa kabila na nung bata ako. Yeah, masa nung bata pa ako. sorry, Papa Jackson. Ay, naman tayo sa usang buhay ito. Pero, yun lang. Ganun kita sobrang sinubaybayan all throughout. And, yun. Sobrang honor sa akin na maging parte ako ng program mo ng ilang minuto. Oh, well, maraming salamat. Thank you. Good luck salamat sa iyo. Salamat po. All right, bye-bye. Bye-bye po. Si Calvin ng Manila. Oh, hello po sa mga nakarelate sa